when he had given thanks, he broke it and said, "Take it, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me." For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. For if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened by the Lord, that we should not be condemned with the world. Wherefore, my brethren, when ye come together to eat, tally one for another. And if any man hunger, let him eat at home, that ye come not together unto condemnation, and the rest that I set in order when I come. Pray, Lord, ng salamat sa inyong salita. Pagaling na ang hapong muli, verse 11 sa 11. Sa akin na po, Lord, we pray na ayaw po mag-anda sa amin. Sila ayaw po kawalang kaway. May sila sa aming bilang, Panginoon. Kaya po, handa na puso't isipan. Makuha lang na tayo dito. May mga kaping complicated, pati iba simple lang. Na-touch po yung course, yung Lord's Supper. So, we pray makuha namin ito. Kaya po yung mga pangalaman. Lati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga kapuno po. So, sino yung bagong baptized lang na hindi pa nakapag-party ng Lord's Supper? Yes, siya. Tapos ka lang na mag-deserve there. Sino pa? Christian lang po kasi Christian lang, si Rain. Si Allen, hindi pa na. Siyempre. Si Sandy, hindi pa rin. Kailan ka ba na-baptize? Pasunod ko lang po ang pasunod. Nakapag-Lord Supper ka na? Oo. Okay. Lord Supper po yan eh. December 19. Ah, nakakahabol. Oo po. Galing ah. Sige lang. So si Allen, si Ash, ako ka. Gabo. Gabo ba? Gabo. Gabo. Gabo ka lang. Mahingay ha, so medyo komplikado to pero bagay na medyo malalim kasi nga sa mga ordinance, dalawa lang naman yung baptism ng Lord's Supper. So bakit ginagawa pa yun? Eh, alam naman natin na yun. So malaman natin yung ano, alam natin yung juice, alam natin yung napay. So yan po kasi pinag-utos ng Panginoon at I believe, habang tayo ay napapartake niya, may natututunan tayo. But especially ngayon, kasi ito yung topic natin. Medyo lalalim tayo kasi marami pong, alam niyo ba, marami practices na mali ginagawa sa Lord's Supper. Obviously, yun yung Catholic na mali naman talaga. Kung saan niyo sila tunay na church, okay, sa kanila, every Sunday, diba, nakagawa. Okay, ano yan. Sila nagluluto, yun sila ginagawa nila, pasok. So, bumibili lang sila dyan, nakakita ka ako nun eh. Ah, ito, kasama na rin ito sa Lord's Supper. Ah, Paul, okay. Sabihin nyo? Yan, so yung Catholic kasi diba dami nun? Ginagawa nila, bumibili yan, may nakita akong ganun yung mga wafer. Nabibili lang ng kung saan-saan pala yun. Yan, yan pag sino nakatikim nun? Lahat naman tayo, diba? Ikaw, okay. Hindi ka nagkaroon sa Catholic. Yung wafer na puti. Ostya, yan. Ostya. So, yung alam ko pa yung lasa nun eh. Ang talagang tipi-tipi na wala nang masabi nga. Para lang siyang, hindi nga na Skypex eh. Tutunaw, parang ending. No? Pero, nakita ko nga, ini-stucklet mo saan-saan. Doon sa Dubai na Dubai. Yes. Yung ganun sila eh. Tapos na po, oh.
Bakit? Dito rin. Pero sa akin kasi, talagang, so, hinahandaan kasi yan. Ngayon, kung katulad tayo sa New Testament churches na everyday, dami naliligtas, gagawin natin ang mas maraming yun. Kaso hindi naman tayo ganun. So, karamihan nga ng Baptist once a year na. So, tayo, nagkaya naman twice a year tayo. Hindi naman sa... Para lang ano, yung mga new converse din, tsaka mas madalas. So, sakto lang yun, twice a year, hindi masyadong madalas, hindi masyadong mahali. Madalas na madalas. Malaki. Malaki, hindi. Yung... Another term, kadalang. So, hindi kadalas, hindi kadalangan. Okay na yun, madalang. So, yan, aralin natin medyo, kung matapos natin bro, pero, yan. So, last week po, no, medyo na topic natin doon sa buho. Title natin last week is, the head of the man and the woman. Kasi, pinag-usapan sino yung head, yung leader. Kung leader ng lalaki, ang Panginoong Jesus. At ang leader ng babae, yung lalaki. Okay, wala pang asawa pa, sorry, tatay ka. Sigurado. Ngayon, nga, unfortunately, marami po sa mga pamilya natin, ngayon nga, wasak-wasak. So, hindi po yung idea, kung dyan kayo sa ganyang klase ng structure ng pamilya, pwede namang, ano, diba? So, ayusin nyo na lang yung buhay nyo. At later, pag kayo namin ng pamilya, idea na rin yung, balik kayo sa idea. Diba? So, ayun, so, kasi nga po, para sa mga bago, no? Yung binabasa natin, yung naaral natin, first Corinthians, letter lang po yan ni Paul, mga taga-Corinthians, so, parang letter, maraming sasabihin. So, kung ano yung condition ng church sila, siyempre, i-address ni Paul. So, nag-inaaral natin, is makikita natin kami mga tinuturo sa kanila para yung applicable sa atin, which is karamihan naman dyan, applicable sa atin. I-apply natin. So, yun yung mga team dyan sa mga nauna, yung mga nag-aaway-aaway. So, tayo, di parang tanga karamihan. Lalo na dati, nag-upi sa kami dito. Kami-kami lang talaga. Salamat na nagtagay tayo at mga quality people. Amen? Ngayon, problema, pag dumadami na, minsan di rin maiwasan daw yung, ano, nag-aaway ay pag-alingan. Naaral natin, di dapat yun. Pero anyway, kaya iniisa po itong mga doktrina po tawag dito, tinuturo sa kanila, pag natutunan mo na, i-apply mo na, huwag mo nang, para pag ina-apply mo na, may kinabang po tayo dyan, kahit sa mga company, sa mga saan-saan yan, sa mga policy yan. Kaya, ano, napansin po, karamihan ng company, isa-isa rin ang ano, isa rin halos, nagkakatagpo din. Ibig sabihin kasi ang goal mo naman, kumita, may organization, para maging maayos yung service nyo. Ito po ba, isa customer, hindi pwedeng walang organization. So ngayon, yung organization, dyan na. Ano yung mga pinapatupad nyo ngayon, mga tao, mga policy, rules, regulation. Napansin ko halos pareho lang. So, pag tinignan mo ngayon yun, bakit ganun? Bakit yung iba sa kanila, ganito ang policy sa iba, kasi bahala sila doon. Kasi pero, kaya nagkatagpo-tag mo yan, kasi ang gusto lang malaman nila, gusto nila namin gawin, ay maging maayos. So, pwede tinuturo po yun tayo sa katotohanan din ang salita ng Diyos na kahit ang iba-ibang churches, ibang pamilya, may iba-ibang goals, bandang huli, meron pa rin best goals, best policies. Makikita ng survival po yun. So, para sabihin, kasi mga doctrine ito, tinuturo sa church, tapos pag sinunod yun, magpapalangin ngayon yung church, parang individual. Okay, kaya natapos tayo last time, parang walang kabagay-bagay, buhok. Pero, pag sinunod niyo, kaya nga title natin, head of the man. So, pinag-usapan doon yung leadership. So, yun ang napaka-importante, yun something na with yan. So, pero this, yung second half ng chapter 11, pupunta tayo sa Lord's Supper nga. Pero again, para napasok with the Lord's Supper, hindi yung basta-basta. Kasi yung sabi dito, now this that I declare to you, I praise you not that we come together not for the better but for the worse. So may nabalita na naman si Paul kasi ganyan yan eh. Sabi nga sa iyo, si Pastor, gano'n, pag naka-medyo nakausap ko,
Para nakikita ko lang nakatambay, ako sa presente yung mga leader din sa church. Wala kayo, ano yung pinag-uusapan nila? Bukod sa basketball, bless you. Ano yung pinag-uusapan ng mga pastor? Alam nyo nga. Ulit-ulit, mga member, oh, kamusta si ganyan? Si... Hindi na ba nagtitiktok? Oh, hindi na po. Ay, salamat. Bukod ganun yung mga usapan ng mga pastor. Dati wala ka TikTok eh, pero ano ba? Ah, si God, kamusta yung business? Ganyan, okay naman. Kamusta naman si ganyan? Bakit hindi nakakatin? Puro ganun ko sa... Kasi nga, yun ang ano eh. Yun ang ating tabaho sa mga pastor, mga lipid ng Diyos sa church. Kaya ganito pa yung nakikita natin dito, nabalitaan ni Paul ang mga taga-Corinthians. Magaling sa ibang bagay, kaso bukod sa dati, di ba, nagpapataasan, nila yung Lord's Supper, medyo, ano na, nilalaro. So, ano yung Lord's Supper, ginawa nga natin. So, importante yun. Kaya nasulat ngayon yung 1 Corinthians 11, para makita natin na pwede din mangyari sa atin yun, at hindi dapat, pero pwede mangyari yan. Tulad nga na makita natin, Catholic. Ginawa nila. Ginawa nila pa seremonya na sa dami kasi nila, marami, hindi naman sila totoong church eh. Pero, ginagawa nila, ginawa lang daw. Okay? Sabi nito, malinaw, dapat yan ay may may amputan natin yun. Pero summarize ko na lang, sabi nito, dapat ini-examine mo yung sarili mo, worthy ka ba? So sa kanila, hindi na. Hindi nga nila alam yung ginawa na para ang laro. At kaya yung mga bata kami, alam mo na, yung mga sabensya, di ba? Alam mo yun? Kesyo pag tumikit daw sa alam-alam mo, may kasalanan pa daw. Alam mo naman wala, di ba? Kasi ano ba yung malo-malo ko rin, di ba sabi? Ano sinasabi doon pag siya nasubo? Katawan ni Kristo. Sabi rin pa, macho. Ilalaw na eh. So kasi nga, ganun po ang bagay, ganun katulad kasal. Kung nari, di ba, dapat yung ginagawa ng may pagkalap eh. Eh pag yung mga pinakasal, yung mga ano, hindi rin naman Kristiyano, hindi naman pala ng palataya, walang pakialam sa ano. So hindi nila tulad ni Gab, yan. Bagay, bata na sila. Tabihin ko kayo ni Johan eh. Ay sabi ko, ang ginawa nila, nakita ko nga yung pinasal. Ginawa pinapoy nila, ginawa nila sa alis ng lalakad ng pagmang. Ito, ginawa nila nagsasayaw eh. Ang dami nila nagsasayaw na sila. Eh yung sayaw, isa yan sa mga ano talagang hindi seryoso, di ba? Parang inaano yung makawal mo. Gaaralan nga natin yan, medyo mahirap na kapit. Parang music, pero magdang ulit, binastos nila. So, ganun din ang Lord's Supper, hindi yan, right? Hindi yan bastusin, right? At kaya sila, ito pinagsabihan din sila ni Paul. Kaya ngayon, yung maganda dito, maaaral natin ngayon sa atin. At kaya yung mga pwede natin gawin na hindi dapat natin gawin, pwede natin maisipan pag tayo ay hindi natuluan. So, kaya dito natin. Kaya sabi dito, nabalitaan ni Paul, mabira kayo minsan pag kasama-sama nga kayo, hindi naman para sa pabrenda. So ano daw yun? Sabi nga, for first of all, when you come together in the church, I hear that there be divisions among you, and I partly believe it. Ewan kung ba't partly believe it pa, kahit sinabi niya nga nung previous chapters na meron talaga, di ba? Anyway, i-retitle natin, okay? Today, sabi dyan, for there must be also heresies among you, that they which are approved may be made manifest among you. Sa Tagalog, ganito yan. So pag may nakita ka, katulad especially sa atin, ilang taon pa lang tayo, tatlong taon na tayo, may nakita na ba kayong kapatid, na-baptize natin, tapos nag-backslide, meron na ba? So ngayon, meron na. Dati, wala pa eh. So, ayan, nakita ko ulit si, ano, diba? Kaya sabihin, basta ka-awkward. Masaya naman. Pero, panalangin natin sa mga backslide, bumalik. Problema, hindi ganun kadali nga pag masyado nang matagal. Kaya, alagaan niyo po yung spiritual niyo, amen? Spiritual life niyo. So kami, tutulungan lang naman namin kayo. Ayan, kamusta, kamusta. Pero pag nag-backslide kayo talaga sa puso mo na yan, sa puso yan mag-backslide.
kahit dito ka, hindi ka na nakikinig, palibad-libad ka na, dyan ang umpisa yan. Ba't lang ulit, tatanim mga kanan ng demonyo niya, kung ano-ano. So, kaya alagaan niya yan. May tanong kayo, magtanong agad, kaso, mag-ganyan, mag-ganon. Huwag yung walang kabagay-bagay, lilibad. Okay? So, ngayon, kaya sinasabi ni Paul dito kayo, so, pag nakita kayo may nag-backslide, yun nga pala ng bago akong sa church. May isip niyo kasi may mga... Doon ako madala sa likod eh. Hindi kasi ako dati eh. No, yung job kaya eh. Malayo kami. Anyway, nakakatabi ko ngayon yung mga ano. Sabi ba naman nung isa, pasto, mali-mali naman English eh. Tapos yung iba naman, talaga may sinasabi eh. Yang-yang sa likod eh. So, tama ba yun? Eh kaso nung pag-backslide ka, ganun ang utak talaga nun. Andun lang kasi tatay niya, andun. Tatay niya, andun. Hindi doon din ako. Mga bata, hindi ka seryoso sa gagawa mo. Ayan. So huwag kayong matitiso din yung sasabi dito. Normal yun. Minsan nga, iba dyan, magtuturo ng mali. Ayun, bakit ano mo yung Kristiyano? Hindi sila nakakaisa. Baliktad yung sinasabi dito. Sabi dito, positive. Sabi niya, pag may nakita kang mali, na ibang tao, mali ginagawa nila, mali tinuturo nila. Yung sabi ni Paul, ang ganda, sabi niya, ganun talaga yun. Bakit? Sabi niya, there must be also heresies among you. Pag sa Tagalog, ibig sabihin, kailangan yun eh. Hindi pala pwede, di ba? Ba't sa mga bagay na walang iniisip natin, bakit may satanas pa? Hindi na lang lahat, wala nang kasalanan. Di ba? Ganun talaga, okay lang may kasalanan, pero bandang huli, despite ng kasalanan, ay nagpuri pa rin sa Diyos, nagtiwala sa Diyos, hindi mas maganda. So, ganun din, pag mayroon mga nagkalasanan dito, kumari lang si Ezzy, na nakausap lang dating doon, eh, may yabang yung mga yan. Yung mga pangbitag lang yan, yung mga tanong na wala rin mga kaya-pakita, yung mga rin yan. Yung church mo, may baptist pa sa Bible. Ganun ang pang-ano nila eh. Bentahin nila na walang kakainta-kainta. Pero iba, pag mahina, kakala mo umano. May Church of Christ, nasa Bible. Church of God, nasa Bible. Ba tayo, baptist, deserving word. Ngayon. Ngayon din, kaso negative. So, no, nakita ko yun. I-share ko sa inyo na ito. Okay. So kaya, hayaan mo lang siya. Kung nga nila nga si Ezzy, huwag kayong matitisod. Alamin nyo yung dapat, yung totoo. Pag may, hindi yun ano eh. Malamang sa hindi, nagpabaya yun. Or even worse, mga false brethren. Kunwari sa hindi pala. So syempre, dahil hindi naman ligtas, tapos kunwari ligtas, yung pagkukunwari yun, magbibreed din ang other problems. Kaya, tandaan niya, mga bata, baka hindi kayo ligtas. Amen? Amen. Yung hindi ligtas dito, mas kamay. Bata pa eh. Okay, huwag yung magpukunwari sa ganyang bagay. Amen? Mabuti na yung honest. Yeah, so, pag meron mong na ganyan, heresy, bayaan mo lang. Kasi sabi dyan, but that day, which are approved, may be made manifest on you. Ito ang positive change, right? Kung umalis sila, ayaw nila sa katotohanan, edi hayaan mo, ang effect na actually, yung mga totoo, lalong nakikita ang totoo. Yun ang sinasabi ng manifest. Okay? And then, hindi ka naman i-discourage kasi kung umalis sila, ano ba? Ako, wala pa ako nakita ang totoo na umalis sa church. Sabihin, umalis tayo sa church, kasi hindi na totoo yun eh. Meron din yun, pero hindi. Hira. Yun nga, yung kilala ko siya, yung naging Yeshua. Kasi medyo naging ka-close ko rin ng konti. Kasi Bible school. Right? Pinatanong ko na, hindi, di ba? Kasi kung mali kami, sige, sabihin mo. Ano ba yan? May alam niya Yeshua, wala nang sabihin niya. May sabihin ko daw siya, no? At Yeshua daw. And hindi nga siya Yeshua, Yahuwah siya eh. Kaya nakakatawang ewan. Kaya sabi ko, mag-usap tayo. Ay, hindi, wag nga. So, alam mo, wala sila sa katotohanan kasi wala silang ganang pagtanggol sa sarili nila. Lalo, pag alam nila marunong yung mag-usap nila. Kaya kung alam nila din marunong, yun ang bibitagin nila.
Kaya nga tayo buko dito, aral tayo eh. Para kailan tayo dumating sa atin yan, sa buhay natin. Okay, boy, di tayo. Okay, so yun po yung pinaka-title natin ngayon. Ngayon, yung Lord's Supper dito, napasok lang. Okay, kasi nga, isa sa mga nakabalitaan ni Paul, yung mga naglalaro niya. So, ganito yan. Nasabi dito, sinabi niya na, okay, ito yung tamang paraan, paano gawin niya. Okay? Nasabi niya, when you come together, therefore, into one place, this is not to eat the Lord's Supper. It's been nga yung ginagawa nila minsan. Dapat mag-Lord's Supper sila, pero pag tinignan, parang hindi. So, bakit? Ito siya sabi. For in eating, everyone take it before other his own supper. And one is hungry, and another is drunken. Sa Tagalog po, ganito. Yung iba daw, nagdadala ng pagkain. Marang masama doon. Kaso, kung kakain ka, yung iba wala. Ano mangyayari? Di yung iba, nakainom na, hindi yan ano ha, hindi yan lasing na. Ibig sabihin na, nakainom na. So, kaya ang pinakasama din natin dyan, yung ginagawa natin basically, so hindi tayo dito kakain. Ano ba yung niloto ni mamaya? Sino ba nagluto last time? Jamie ba? Okay, damihan nyo nga yan, gutom ako eh. Hindi ganun, ceremony lang yun. Okay? Hindi tayo makain dito para mabusog. Okay ba? Sa bahay tayo doon. Hindi, di ba? So yun yung number one, ha? Hindi ka mag-partake ng Lord's Supper para mabusog. Kasi hindi yun ang purpose. Ngayon, baliktad naman yung iba, yung iba, nabalitaan ko. Ginawa nila, ang Lord's Supper, kainan na talaga. Mayaman eh. So, wala naman masama magkain, ha? Pero hindi yun ang sinasabi dito. Okay? Dapat second event kasi yung Lord's Supper. Hindi siya necessary yung kain na parang puso. Kasi sabi dito. Anyway, sabi dito next, sabi niya, what you have left houses to eat and to drink in, or despise ye the church of God, and shame them that have not. What shall I say unto you? I praise with this, I praise you not. So yun nga, parang nalala ko sa school, di ba? So, may mabawalan niya, di ba? Mga bata na yan, syempre, mayayaman, ano, ikita na yan. Sa ano pala, lunchbox pa lang, magandahan na yan. Ano yung masama sa akin, lumasok? Sa school, okay lang yan, kasi kakaan niya naman. Ito, parang gano'n kasi nangyari, sabi daw, yung iba, nagdadala ng marami, yung iba, walang madala. O, paano yun? Di ba? Ito, pwede natin apply ito. Gusto kong apply dito sa ibang bagay. Okay? Ganito yan. Kunwari, may kilala kang kapatid na, alam mo na, medyo wala. Huwag mo lang minsan pamahanga yung meron ka. Okay? Kasi minsan may gano'n eh. Ngayon, kung talagang maganda yung cellphone mo, huwag mo lang siyadong, ano, sapatos mo. Salamat ka na lang. Simple na lang. Kasi nangyayari yan. Maniwala kayo, kahit nasa doktrina, yun pa, parang magawa. Ganun na. Kahit na nasa usapan yung doktrina, di na ipapasok na kasi nang alam niya. Ngayon, kung talagang tuturo ka, okay lang din, pero ang inaalam mo ito, alam mo ito yung ito. Ito, hindi niya alam ito. Ito pag-usapan natin. Ganun eh. Ano pa pwede yung pagyabang? Damit, knowledge, cellphone, ano pa. Iba naman, mga babae. Pagandahan naman. Okay, simple lang na, no? Share mo kung paano ka maganda. Simple lang, pero hindi mo papamahanga. Hindi yan ba? Kasi iba, walang-wala, tapos lalaway. Meron ka, di ba? So, hindi ka nagiging na hindi magandang matotoo yun. Okay, so pinasok ko lang yun kasi hindi ka doon din. Sabi kasi niya, parang nahihiya yung wala. Okay? Pero nakikita nga dito, di siya nagbibigayan. Ang dami, may pahaw siya, ganyan. Kaya tayo laging gano'n, di ba? Napansin niyo naman. Pag yung pinakin ni Pastor, gano'n din kayo. Wala nga, ano, yun na yun eh. Kung anong pagkasya dyan, pare-pareho tayo. Ngayon, sa view nila ng kagabi, talagang, ano, sarap eh. Diba? So, gano'n. Yung iba kasi meron pang iba yung Pastor, gano'n, gano'n. Hindi mo nakikita kung bakit gano'n, pero, okay.
So next is, what I have received of the Lord, that which also I delivered unto you. So ito na yung pupapasok na yung doktrina. Yung tamang doktrina. Ganito yung mag-alam-galam ko. Tapos mo yung babaguyin. So inulit niya po yung doktrina at kahit siya po ay hindi part ng original 12, si Paul, alam niya, binasa rin sa kanya. Okay? Kaya ito na yung doktrina. So sabi dito, Panginoong Jesus, the same night, ibig sabihin, siya ibibetray. So yun nga po yung ano, no, Passover night din yun eh. Then later, bibetray na siya, siya ipapatay na, siya ikukulin, ha? So, kinuwento niya lang po. Actually, parallel po ito sa gospel, okay? Meron may mga ilang detalye actually na hindi po malamay kila sa Christian letter. Anyway, so he took bread, sabi dyan, and he gave thanks, and he break it, and said, take it, this is my body which is broken for you, this do in remembrance of me. Bibilis ako na lang kasi iba ka na. Every Lord's Supper, may ating text eh. Kaya, pero kita nyo rin naman yan, sabi dyan, kinuwento lang yung nangyari, alam nyo na, unleavened bread. Kakainin lang nila yun, pero bago nila kainin, merong kwento ang Panginoon, bilang kwento. Okay lang nga ito. So sabi nito, ito daw yung bread na bread, sabi nito, kumain kayo, ito ang aking katawan. So, ano? Pwedeng ano yan? Oh, this is broken, which is broken for you. So yung katawan na yun, katawan ng Panginoon na kinukumpara niya sa katawan niya na, na parang katulad ng bread, na vinaig. Yung katawan ng Panginoon, mag-break. So hindi pa nangyayari ngayon dito eh, sa kanila eh. So sa atin, alam na natin yan, kung siya ay nagkala sa krus nga daw yung kanyang katawan. Sa krus kasi pag ito ay nakalambitin doon, yung weight is nandito lang. Sabi nila dito sa hado, dito sa man yan, hindi ka naman makatayo ng maayos, lalo tuman doon. So yung halos magkakala sugra-sugra talaga yung boto mo. At ganun nangyayari talaga yun. So hindi lang yun, syempre hinahataw siya, tatanggal yung laman. Okay, sinabi din dito yung pag ganun. May mga boto, may mga metal yun. Maghataw sa kanya, tanggal yung ibang katawan niya, ibang sabalat niya. So talagang pwede mo ikumpara sa bread na the bread. Pero siyempre ang bread ay kinakain. So bakit naman yung sasabi niyang bread yung ano niya, katawin niya. So babalik ka sa bang passage, tingnan natin yung ano sabi niya. Inumpara niya yung sarili niya, di ba, sa Matthew 4 ba yan? Meron din sa John. Lagi natin kinukod. Okay. Sa John 6, okay. Sa John 6, and then sa... Yun lang, John 6. Sabi dyan, I am the bread of life. I am the bread of life. I am the living bread. The bread which I give is my flesh. Okay? So, parallel, di ba? So, kaya ngayon, kung sinabi niya dito na yung naalala natin yan, kanyang katawan, yung bread, yung parallel yung sinabi niya natin. Okay? So, sabi dito, kasi ninyo, ah, hindi siya, hindi yung bread yung katawan niya. Ginahalintulad lang. Okay? Nahalintulad lang. Okay? So kasi nga yung Catholic na naman, ang mali-mali dito, sabi nila, kesyo pag tinaslo ng pari yun, supernaturally, ito yung naging katawan ni Jesus. So mali-mali yun ha, kaya sabi lang dito, kaya natin, tinapay lang talaga yung pagkasalo-salo natin, inaalala lang natin si Jesus sa sabi nila. Okay? Ngayon, ganoon din naman ang juice. Okay? Juice po yan ha, hindi yan alam. After the same manner also, he took the cup when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as often as ye drink it in remembrance of me. Okay, tingnan natin yung mga New Testament ha. Kasi New Testament, Old Testament, nasa Bible po yan. So tayo ay alam natin yan sa pagkakahati lang ng Bible. Pero actually, may significance yun. Okay? So bakit natin tinawag na Old Testament yung luma? Kasi nga luma na. Kaso, yung New Testament, luma na rin eh. 2,000 years na yun eh.
bago pa ba yung new, ah, 2000? Sunod ka may sapatos. At 5 taon nga na lumanin. So bakit New Testament pa rin? Kasi nga, ito na yung applicable sa atin ngayon. Okay? Perfect example dyan, yung mga, ano bang bago ngayon? Yung mga sa cellphone. May ano ba yung pinakabago na ngayon ng Android? Hindi ko alam eh. Ha? Ano pa yun? Ano ba ano eh? Ah, iPhone. Hindi, Android ako eh. Android 11 na ata, 12. Yung tango na eh, 12. Inalis na nila yung mga candy, wala na sila maisip eh. So, ang applicable na ngayon yung bago. So, pag meron ng bago, yung luma is pwede nang gamitin kaso superseded na. May magandang example dito din yung mga cold gold. For example, yung ating constitution ngayon is 1987. So, bago yun, bago nila palitan. Ito yung applicable. Pero nung pinalitan na, may mga bagay na nakuha pa rin sa lama, pero in-apply ulit sa bago. Pero kung ano yung bago, yun yung pagbabasihan mo ng ating batas, okay, constitution. So, ganun din daw sa mga building code, yun ang mga station iba eh. Yun ang susunod eh, kasi yun na yung bago. Okay. So, ganyan po yan sa ating pagkakilala sa Diyos. Maganda yung ibang Old Testament, pero yung ibang bagay doon, finish out na. Okay, yun ang tawag doon eh. Katulad ng sacrifices, maganda naman yun. Inuto sa kanila yun eh. Depende sa may masama yun. Pero, nung sinuperseed na noong New Testament, nakautosan ng sacrifice, ang Panginoon yung sinacrifice, basta pa mapapatay ng hayop. Kung sinacrifice na nga yung ultimate sacrifice para sa kasalanan, si Jesus. So, never na natin gagawin yun. Well, pero binabasa pa rin natin, habang binabasa mo yun, magpapakalan nga yung by Jesus. Kahit na itin din yun. So, ganoon din yung harap yung mga finish up yung mga pagkain. No? Parang naman dyan, dietary laws. Ibig sabihin, hindi ka pwede ng baboy, hindi ka pwede ng dugo, hindi ka pwede na ilawin. Diba? Diba ako hanggang yun, ayaw ko ng ilawin. Gusto ko nilalagay ito. Pero still, hindi bawal. Sabi kasi dun, pag hindi ka kumain ng ganoon, yung shall be cut off from his people. So, ibig sabihin, yung basta-basta bawal, hindi yun something na arbitrary. Gusto mo, ayaw mo, ayaw. Pero, finish out yun, so hindi applicable sa atin. So, ano pa yung isa? Yung mga diverse washings, yung mga ganyan. So, hindi applicable yun. So, ito may sabi sa inyo sa Bible about the New Testament. Pansinin nyo, lahat yan ay may kinalaman dun sa the Lord's Supper. Okay, so Matthew 26, ganun din yan. For this is the blood of my New Testament. Sa Mark, ganun din. Sa Luke, ganun din. Okay? And then, ito na, sa ating text. Ayan, ito yung sa Hebrews naman. In-apply yung mismong pinaka, sa ating testament po, agreement yan, covenant. Okay? So, yung covenant nila sa Old Testament, binaliwala na, hindi lahat, ha? Karamihan. Especially yung mga people of God. Okay? Ito ang applicable yung anak-anak ng Ibel niya. Okay? Ang applicable na anak ng Diyos. Okay? And then, ito, parang may malinaw lang, 2 Corinthians 3:6, sabi dyan, who also made us able ministers of the New Testament? Okay, pag sinabi minister, tagapaglingkod, so, ngayon, ang ating ina-apply na sa ating buhay, sa ating church, yung nasa New Testament. Again, bina-reference ka natin Old Testament, pero kung ano yung sinabi sa New Testament, yun ang final authority natin, mga Kristiyano. Okay? Sabi yun, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killed, but the Spirit will die. So, again, yung Spirit of the Lord naman, kung ano nireflex sa New Testament, hindi naman yung question. So, anyway, gusto ko sabihin yun, para maintindihan natin ngayon, pag inaalala natin ang Panginoon, at hindi nga, may nangyayari kasi yan, tayo sa mga Facebook groups, ganyan, pag nag-shabbat shalom na yan, luwasan mo na yan, maniwala pa mo kung may baka i-share nyo pa yung mga post niya, ha? Mga Judaizer yan, yun pang di nakaabot sa atin, ha? Kailan pa tayo ng gano'n? Seminar? Tango na. January? February na yan, ha? 1?
Oh, tama na. Nalala ko. Tapos na. So, malinaw na yan, ha? So, kaya yan. So, New Testament, ibig sabihin, mayroong finish out. Importante yan. Kaya ngayon, ganun din. Kung sinabi niya kanina sa body, sa bread, ganun din naman yung cup o yung juice, yan po yung grape juice. Okay, hindi po yan alak. Okay? So, pag ininom naman natin, sabi dito, ganun din. Ito yung inubo pa na naman sa kanyang dugo. So, make sense, di ba? Yung bread ay solid, yung liquid, anong liquid sa tao, yung dugo. So, para naalala mo, paano dumanak yung dugo niya, ininom mo yun, anong sabihin nun? So, para inaama, yung sa pinag-aaralan, ina-apply mo sa puso mo yun. Okay, hindi binabastos yun. So, kapag babasa ka ng Bible, ating ka ng church, akanta ka ng makalangit na kanta, hindi yung binabastos. Kasi kayo pare sa dugo. Amen? Kaya yung makanta natin, ganun din. Okay, so ganun din, do this in the members of me. So bakit daw? So, for as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. Okay, ganun siya dahil yan, di ba? Habang ginagawa mo daw yun, pinapakita mo yung kanyang kamatayan hanggang siya ay dumating ulit. Ibig sabihin, parang may pag-asa ka. Na alala mo yung ginawa niya, para dati ginawa niya yun, hanggang ngayon, ginagawa natin, naalala natin. At yung future naman, yung hanggang dumating na siya. Ibig sabihin, nandun yung kompleto yun, yung Lord's Supper. Hindi ba yan? So, andun yung kasi, pansinin nyo, kung wala na kayong pag-asa kung nasa doon, hindi yung maniwala dyan. Ba't yung pag-agawin yung sinabi nyo na gawin mo na hindi mo maintindihan? Diba? Kasi, so, inaalan natin, tapos continue tayo. At isa sa mga talagang inaabangan natin, yung pagdating niya. Okay? So, sinabi niya sa dyan yan. Kailangan ko kung sabi sa dyan. Yung anyo na. Eh? Anyo. Yung spelling na. Sa Mark, sabi niya, Verily I say to you, I will drink no more. So ito po yung sinabi niya, hindi sinabi sa ibang barang na pala. No? Kaya sa Matthew, sinabi niya. So, alam niyo na nangyari dyan, Lord's Supper. So nung sila ay nag Lord's Supper nga, nung ininom daw nila yun, yun na yung huli na iinom siya kasama yung mga disipulo. Later, pag ang iinom na siya doon na yun sa langit. Kaya inaabangan niya po yun at inaabangan din natin yun. Ngayon, kasi wala naman physical si Jesus ngayon, di ba? So, the Lord's Supper tayo sa Obros. Masaya yan, kaso mas masaya pag talagang makipagtabi ka. Hindi anak yun, ha? Di ba? Masaya yun eh. So, nung ano tayo na gano'n, di ba? Saya. Kainan. Pero si Jesus, pinag-uusapan lang natin. Hindi natin siya kasama physically. Kaya ito po yun, maganda yun. Kaya, yung binanggit din kanina sa Proverbs 11, isa sa mga pinoporsi natin na sa araw nakasama natin ang Panginoon. Amen? Amen. Yung naman saya. Ngayon, wherefore whosoever shall eat this bread. So pagkatapos siya explain na banal niya yung mga ginagawa natin, oh, ito na ngayon yung application yan. So eh, kung wala namang application, walang kaparusahan yung mga binastos yan, edi wala lang, di ba? Lala niyo ating ano, justice. So, dapat merong kapalusahan. Ano kaya? Pag binaboy mo yung Lord's Supper, ito yung mangyayari sa ito. Kasi sabi niya, whosoever shall eat this bread and drink this cup unworthily, nakikiinom-inom ka, nakikikain-kain ka, Lord's Supper, ganyan-ganyan ka rin, praise the Lord. Tapos, nilalaw mo pala sa puso mo, hindi na seryoso. Lalo mga bata, ha? Bagay, babalikan naman natin ito sa ano, Lord's Supper tayo. Pero still, alam niyo na dapat ngayon. Okay, alin, Christian, yan, mga bago. Ano tayo, seryoso yan. Mga kahit na isang buwan pa lang eh, hinahandaan nyo yung sarili na dapat. Amen?
Pag ikaw daw ang worthy, sabi nito, shall be guilty of the blood and the body, the body of the blood of the Lord. So parang ikaw na rin daw, inahalituloy ka na parang ikaw na rin yung nanakit kay Jesus. Hindi naman nun. Eh, yung sabi dito, yung sabi nga, huwag mong babastos yung sabi. Amen? Kaya ngayon, eh, paano ngayon yung pato eh, natang nagkamasala eh. Ito naman sabi dyan, but let a man examine himself. So, bayaan mo daw yung isang tao na siya ngayon yung magsabi sa sarili niya, examine sa sarili niya, worthy ba ako o hindi. Okay? So, bayaan mo siya. Okay? So, inuulit naman dito, pag unworthy pa rin siya, sabi siya, hindi nila nag-examination kayo sa paala sa buhay niya ngayon. May in-explain mo na, may lagpas to, di ba? Kasi naman yung mag, ano, mag-facilitate. So, yun na, dumami na po tayo. Magpa-parting lang na ito. Mga, siyempre, ligtas, mga baptized. Okay? Pag sobrang dami na natin, hindi natin kaya yan. Kaya gagawin natin, hindi divide natin. Okay? For example, sa Montalban, napakarami nila doon. Nasa 80 na sila doon. Tapos tayo yung church natin, mangarap tayo, alam natin, nasa libo na tayo. Okay? Hindi ko lang kayo kailala siguro lahat doon. Ewan ko lang, darating tayo sa ganun. Si mother church natin, kahit yung ating mother church, hindi lang sila mabot ang libo. Medyo mabot sila marami noon, nahati. Ang hirap din ang marami, so maganda na rin ang konti. Anyway, kung sakaling dumami tayo ng more than 100, dinidivide na yun. Para, again, maging kagalang-galang yung Lord's Supper. Kasi, yung ba dyan, magpapartik, di pala ligtas, kumari lang. Ano mangyayari sa kanya? May curse sa kanya. Okay, may sumpa sa kanya. So, di mo naman gustong maging partaker nun. Kaya siya sinumpa kasi di mo ginugo eh. Or di mo inalam na di pala siya ligtas or something. Yung iba nga, unworthy, sige lang, inom, kain. Ano yung nangyayari daw? For this cause, many are wicked, sick, and only men sleep. Tagalog, unworthy ka, isa sa mga pangusa sa'yo, sabi ka nga, damnation, okay? Yung iba daw, nangihina. Ba't kaya nangihina to? Eh kasi binababoy mo yung ano, binigyan ko kayo na sakit. Okay? Kaya, huwag ng bababoy niya. Okay? Weak, sickly, few and many sleep. Yan, ulog lang naman, pastor. Sinasabi yung sleep dyan, patay po yan. Yung iba, sobrang bastos talaga, ginawa ng Diyos, pinatay na. Hindi niyo ba yun? Kaya, seryoso po ang Lord's Supper. Hindi yan. Kasi natin ito. Yan, sabi nito, for if we judge ourselves, and we should not be judged. Yung sabihin lang, pag ikaw na mismo yung sinubukan mo yung sarili mo, nag-sorry ka na, hindi na ibang tao kasi, uy, kasalanan ka. Hindi na natin kailangan gawin yun. Kasi ikaw na yung sinubukan na bago ka mag-partic ng Lord's Supper, uy, nag-sorry ka na. Okay? Realize mo yung kasalanan mo, aminin mo yan, confess mo yan, tayo din naman kailangan kasi ibang tao sa Diyos na. Okay? Kaya sabi dyan, but when we are judged, we are chasing the Lord. Sakali daw, na isa ka doon sa niloloko mo, husga ka ng Diyos at parang chasen din ha. Chasen. Parang chasen. Chastisement. Chastisement. Pero pag chasen, ganoon ha. So pag ikaw hinusga ka, pinalo ka ngayon, at least hindi ka na-condemn. Okay, yung sabihin ito, pag napagalitan ka, oy, pagalitan ka ngayon, huwag mo lang gawin. Especially nga sa Lord's Supper. Ay, napagalitan ako, ayaw ko na dyan. Huwag pala talaga sa mga Catholic, wala talaga ako na doon. Mga backstepper, sisihin. Pero pag nasa totoong church ka, expect mo minsan nakakalinig ka na hindi maganda. Kasi hindi na nakakalinig. Men, sino dito nga alis? Diba, si Christian, sabihan ko lang ng ano, hindi na babalik. Kaya si, kaya minsan sinusubo ko yun, di ba?
Tapos yun, late ka naman! Ayoko na naman kumalik ka. Sinabihan ako, eh late ka naman talaga. Ayun. Kasi sinabihan, naka, ano ba, ingay mo naman. O, nabalitaan kita, ganyan. Isang expect niyo yun, na hindi tayo rin ang pupulaan. Expect niya, handa niyo sa sarili niyo. So, pastor, hindi magkasabi sa'yo na para namang asar, di ba? Okay, lang yun. Pero lalo na po sa Lord's Supper, mapansinin yung iba sa atin talagang nasabihan po, meron nata dati ganun, di ba? Ang gulo. Ngiti-ngiti. Ano? Bawal, hindi nang bawal ngiti sa Lord's Supper. Pero, yun nga, makikita ko naman sa itsura niyo. Binababoy niyo. Ayun. The body of Christ. Uy, balik pa kayo. Anong ganun, ha? Last. Yan, kaya sabi dito, wherefore with Jesus and we come together, do it. Taliwan, naghihintayan kayo. Kaya tayo, naghihintayan tayo, di ba? So, masyadong common naman sa atin. Pero, yung sabi sa Bible eh, para official, para kapag galang-galang, so hindi yung, pastor, ito, nasanay sa'yo, hinahain mo na pala. Diba? Yeah, yeah. If anyone hunger, let him eat at home. Come not together and for the nation and the rest of the blessed mother. So yun lang, sabi ko nila dyan. Gusto lang namin sabihin. Yun nga, magalang-galang yan. Maghintayan tayo. Ang focus natin dyan si Jesus. Ginawa niya. Nakafocus tayo doon. Okay? Hindi kung ano-ano. Ayun, lataan naman ito. Mamaya mo na sabihin nyo, pag-uwi mo. Gusto mo next year, ikaw na yung magluto. Kasi yun lang ngayon, ginawa natin yung luto yun everyday, kaya minsan din makuha yung tip ka ng unlimited to eh, di ba? So, focus tayo sa Panginoon. Okay, ito muna. Pray, Lord, maraming salamat sa passages, yung mga abo na pinag-aralan ko ngayon, verse 11, second part, we pray na tuturo namin. Bukod, Panginoon, sa Lord's Supper, yung unang part, nakita doon, Panginoon, yung mga times, Panginoon, nung may makikita kami, Panginoon, na kapatid, na hindi ka po maalit ang kapatid. Sino man yung Panginoon, hindi kami matisod, tipong mag-discourage kami dahil na may nakita kami mali. Dahil na katotohanan, even yung mga katotohanan na yan na negative, na makita lang sa iba, yung iba talaga matigas pang mukha, hindi sila naintindihan, and therefore, makita namin na okay din yun kasi mahalang ako makita na sila hindi okay at yung nabaliktara naman po nun, mga sabi ko kanina, quality people pa ngayon, yung mga tira. Dito sa aming church, mga katunay na maglilingkod sa inyo. Mahal kayo, bagay na salita. Pupumit Panginoon, kanyang buhay. At maglilingkod sa inyo, Panginoon. So, you can be colored and you can be discarded. Therefore, makita namin na quality po pala ang maglilingkod sa inyo. So, you can be colored. Patuloy namin sa ibang patong. Experiences, kaya po pala sa aming buhay, sa aming trabaho, sa aming pag-aaral, maganda sa tuwing, kaya po patuloy na magkagabay sa suwing Panginoon, sa funeral service, Panginoon, corporate na rin sila. At maray po mabaligtas ng Panginoon, iiwas Panginoon, na i-pray na usapin na rin sila, at masayang po po po. Ang mga lalit ng Panginoon. Sa mga lalit ng Panginoon, Jesus, let me pray.